ka-viewers, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ayan. Okay, ngayon mga ka-viewers, samahan niyo akong mag-dinner. Ayan. Ito po ay hindi mukbang. Ayan. Mukbang na rin kung tatawagin, pero mukbang light. Pag sinabing mukbang light mga ka-viewers, ito yung mukbang na hindi masyadong maraming pagkain. What? Siyempre, dahil dinner po ngayon, ayan, meron akong rice. Ayan. At siyempre, hulaan niyo mga ka-viewers, ang aking ulam ay fried chicken! Tcharam! At siyempre, meron pa akong special gravy. Ayan, ako pa mismo ang gumawa nito mga ka-viewers. At siyempre mga ka-viewers, isa sa mga hobby ko pag ako ay nagdi-dinner, siyempre, ako ay nagko-coffee. Coffee mo! Ayan. Ito po ang coffee mo, ang favorite na coffee ng mga kalalakihan. Oh, yeah! At siyempre, meron pa akong charang! At meron pa akong bang-bang! Ayan. Okay, kahapon mga ka-viewers, aking naituro sa inyo ang patungkol sa kahalagahan ng organic o legit na mga viewers. Di po ba? Anuin mo nga yung marami kang viewers, marami kang mga likes, kung ito naman po ay galing lang din sa mga grupo na yung sinalihan, di po ba? At siyempre mga ka-viewers, bago ako mag-share sa inyo ng topic ko for tonight, ayan, samahan nyo muna ako mag-dinner tayo, kasi hindi pa po ako nag-dinner mga ka-viewers. Masarap tong mga, yung chicken to ka-viewers, masya ano siya, tama na yung pagiging crispy niya. Special gravy. Mga ka-viewers, for today's video, I will show you the activities of other viewers who are watching. Diba? Kung ano yung mga ugali ng mga viewers na nanonood sa bawat mga YouTube channel. Diba? Ano-ano kaya yung kanilang mga ginagawa? Meron tayong mga tinatawag na thumbnail mga ka-viewers. Yung thumbnail, yung kung ano yung nilalaman ng video na papanoorin mo, makikita mo na kaagad doon sa video na gusto mong panoorin, di ba? Halimbawa, mukbang. Di ba doon sa thumbnail, meron doon mga pagkain, kung ano yung kakainin niya doon sa video niya, di po ba? Han, tawag po diyan mga thumbnail. At sasabihin ko sa inyo isa-isa yung mga ginagawa ng mga viewers bago sila manood, di ba? Una, siyempre, kukunin nila yung gadget nila, bubuksan nila yung kanilang mga data or wifi, di ba? Scroll-scroll muna sila niyan. Ayan, scroll-scroll. Tapos, pag nakita nila, parang kakaiba yung thumbnail. Wow, kakaiba to, pang mukhang interesting. Kaya nakadepende yan mga ka-viewers sa thumbnail, lalo na dun sa mga ka-viewers na YouTuber at ka-vlogger ko dyan na nanonood. Nakadepende po minsan sa thumbnail yung mga video. Yung promotion ng video, kaya maraming na-attract, maraming nanonood. Diba? Minsan, merong nakalagay sa thumbnail at malayo doon sa laman ng video. May mga ganun po. Discarte po ng uploader yun. Yung tabag po doon. Diba? Una, mag-scroll ka. Scroll mo, ganyan. Kukunin mo yung... Hanapin mo yung gusto mong panoorin. Diba? Scroll mo na. Tapos, pag nagustuhan na nila, click nila. Diba? Tapos, pag nila gusto ng intro, ang gagawin ng mga viewers, ni-skip nila, pinababilis nila ng ganun. Ha? Kaya ayaw nila ng intro. Hindi ka talaga nila gusto ng panoorin. So, bibilisan nila ng ganun. Diba? As yung iba naman, nanonood na lang din, hindi pa nila nila like. Hindi nila lang. Gusto ka naman nila, kaibigan ka naman nila, kaklose ka naman nila sa personal. Pero pag pinanood yung video mo, ayaw nilang i-like. Diba? Ang ganda-ganda naman ng content mo, ang ganda-ganda naman ng video mo. Diba? Yan po yung ugali ng mga viewers. No? Kasama po kayo dyan. Ikaw na nanonood ngayon, kasama ka dyan. Stop diba? Talking about. Kung gusto mong hindi kasama doon, i-like mo tong video to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na rin. Diba? Oh, yeah! Pre, pag may ads, pagka-close mo, kakilala mo, hindi nila yan ni-skip. Yan ay kanilang pinapanood. Diba? Pero pag hindi mo kakilala, walang pakialam. Skip niyan. Ayaw niyang panuorin. Hanggang natin mga ka-viewers, dahil dun sa mga small YouTubers at saka small vlogger na mga kakilala natin, kung tayo man po ay mag-support sa kanya, supportahan na po natin ng totoo. Diba? Kung monitors yung channel niya, panoorin mo naman yung ads, huwag mo naman skip. Diba? Tulong na rin sa kanya.
Diba? Huwag mo madaliin. Diba? Huwag ka na ka na mag-comment ka. Mag-comment ka naman to show your support dun sa taong yun. Diba? Huwag lang puro yung mga bigating mga vlogger, YouTuber na sinusuportahan natin. Yung mga celebrity, yung mga sikat na personality. Magiging yung mga small YouTubers, supportahan din naman natin mga ka-viewers. Diba? Mahalin natin sila. Lalo na kung yung taong yun na vlogger ay malapit sa'yo o kaya kakilala mo or kaibigan mo, dapat mo silang suportahan. Tapos, pag mayroon kang chance na mag-share, i-share mo naman yung video. Ba? Hindi mo lang basta i-like, i-share mo din, tapos mag-comment ka naman magagandang comment. Naku, pag ganyan po yung attitude ng bawat viewer, talagang makikita niya yung support sa'yo, ipapadama niya talaga. Naku, maraming mga YouTuber sa Pilipinas ang aangat. Ba? Hindi titigil. Bakit? Kasi bawat isa nasusuportahan, kinutula ka pataas, hindi ka inihila pababa. Diba? Enjoy natin yung buhay natin mga ka-viewers kasi hindi natin alam bukas makalawa baka huli na yung lahat. Diba? So, isa po sa mga basihan na tayo po ay nag-i-enjoy. Una, simple sa mga pagkain kinakain natin. Dapat maging happy tayo. Maging mapagpasalamat tayo sa kung anong mayroon tayo. Diba? Tanda natin, marami po mga nakakaranas ngayon na medyo hindi sila ganun kasagana sa mga pagkain. Pero tayo, at least nakakakain pa tayo 3 times a day. At mayroon pa tayong snacks, diba? Napaka-bless po natin. Wow! Kaya naman ang mata natin ngayon, patuloy nating ingatan, patuloy nating palagahan. At lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga meron po tayo sa ating hapagkainan. Diba? O, dyan muna mga ka-viewers ha. Kaya po natin tatandaan mga ka-viewers na masarap po mabuhay, masaya po mabuhay. Huwag na po natin gawin komplikado ang ating mga buhay. Hanggang sa muli, maraming po salamat. God bless!